joins us on the line to discuss this. Good morning, Governor Qua, and thanks so much for taking our call. Good morning, Lorraine. Nasa state of calamity pa rin po tayo sa Catanduanes. Kumusta na po ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng bagyo? Ilang residente pa po ba ang nasa evacuation center hanggang ngayon? May kuryente, tubig pa ba at mobile services? Well, as far as evacuees, ano, mayroon pa tayong about 246 families or 987 person ang evacuees in different barangay dahil mga nasiraan sila ng bahay. Okay? Mm-hmm. Ano yung kuryente pala? Wala pang kuryente kami na nasa ano lang sa mga vital establishment like hospital, capital lang may kuryente pala. Mm-hmm. And then for water supply, part of Virac, water district lang ang meron. But in barangay naman, nakabituwal sila, kaya medyo okay naman. What about mobile services, Governor? Nag-resume na po ba kompleto ang mobile services? Plus, yung health centers, officials natin, officers, supplies, kompleto pa rin po ba? Well, yung mobile services, medyo mahina pa ang line, no? In fact, yung wifi, medyo may mga barangay na maganda ang wifi, no? And then yung iba, halos wala dito sa Kapitolyo, halos wala natin yung wifi. Kaya yung medyo apektado pa rin, no? Yung mga klase, suspendido pa rin po ba hanggang kailan? At naabot na po ba natin lahat ng isolated areas mula sa mga bagyo? Well, yung classes ngayon, suspended pa. Mm. And then, yung mga road network naman is passable apwera sa mga ibang provincial road o barangay roads na nagikiring pa tayo. Mm. Now, may price freeze po tayo ngayon, pero may mga residente, medyo namamahalan sa mga presyo ng bilihin tulad ng bawang, sibuyas, battery, kandila, flashlight. Nasilip nyo na po ba kung talagang nagmahal nga ba at anong pwede natin gawin dito? Yung, Rain, yung ano kasi, yung Katanduan, sinamaan na tatlong bagyo, no? Mm. Una yung October 25, the Typhoon Quinta. And then during that time, yung mga ro-ro vessel, ano, kasi we are an island, yung mga ro-ro vessel that yung biyahe ng Katanduan sa Tabaco mainland, ano, Albay, mainland Albay, is nag-sheltering during the time of Quinta. And then may nasirang poste doon sa sheltering area dyan sa barangay sula ng municipality at baka kay Albay, kung saan isang ferry lang na nagbabiyahe sa regular na anim na biyahe yung ferry boat. And then dumating yung bagyong Rolly, yung number one, after that typhoon, ayun, halos ba, before typhoon Rolly, medyo apektado na yung normal supply ng product. And then tumama yung bagyong Rolly. Kaya nagkaroon tayo ng problema doon sa, no, sa supply ng mga produkto na kung saan yun ang main cause ng pagtaas ng mga presyo. Mm-mm. Sabi po ng Department of Agriculture, justified daw po nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa hirap din ng mga magsasaka sa supply. Pero tutulong daw po ang DA. Nakapagpadala na po ba sila ng kanilang Kagiwa program para magbenta ng murang gulay at isda dyan? Rain, wala pa yun. Hindi pa yun na hindi pa yun dumating yung program ng Department of Agriculture. Pero yung ano kasi, yung implemented the price fees properly, ano, kasi after Typhoon Rolly, nag-declare ang probinsya ng under state of calamity, and automatically yung DPI naman yun is mag-issue ng price freeze, ano, na kung saan ang price freeze natin is
basic necessities lang yun na kung saan yung hindi kasama yung mga gulayan, no? Kasi yung gulayan hindi kasama sa mga surprise necessities, no? Kaya yung pag-increase ng mga presyo, hindi naman kasama yung ano, yung bigas, yung mga canned goods naman, ay maayos naman sa mga groceries. Nagkaroon na tayo ng problema doon sa supermarket na kung saan nga yung mga sibuyas, bawang, tumaas, no? Yun naging problema natin. But by this time, normalized na yung situation, no? May biyahe ng mga ferry boats, kaya siguro hindi naman ganun kataas namin tulad ng mga report na sobrang taas ng mga gulay sa palengke. Mm-hmm. So dapat normal na po ang presyo ng mga bilihin sa palengke. So kung kunwari at this point, normal na yung mga biyahe, dapat normal na rin ang supply. Kapag nakita po na yung mga vendor ay nagbebenta na masyadong mataas na presyo, pwede na tayo mag-impose ng penalty sa kanila? Well, siguro we'll ask the mayor, ano, kasi ang supermarket halos ang nag-manage yung mayor, eh. Kaya we will call them, the attention of the mayors na kung saan tingnan yung palengke nila na kung mayroong mga vendors na tataasan pa ng mga gulay, siguro pwede pagsabihan natin or we can impose a penalty na pwede ma-regulate. Governor, paano pa po kaya natin maiibsan ang hirap ng mga tao sa Catanduanes? Gayong wala na nga silang pagkukunan ng pera, nagre-rebuild pa sila ng pagkatapos ng bagyo, tapos mahal pa ang mga bilihin. May financial assistance po ba na binibigay sa kanila? At ano pang ibang tulong mula sa private organizations ang available sa kanila? Yung BSWD po, nagkaroon na ng evaluation, ano? Doon sa mga totally damage sa mga bahay at kung saan nagbibigay sila ng 5,000 pesos. And then on our part naman, ongoing yung ating relief operation. Ano, in fact, on our second wave, ano, for the relief operation. Kasi alam naman, binibigay natin na relief goods only good for 2 to 3 days. So babalikan natin yan. No? In fact, yun nga ang mga nung dumating dito sa Secretary Haritoke that ang hinihingi natin na food facts kung pwede matulungan tayo because we need 500,000 families, ano? Kumbaga, although ang ating household price wise is only about 100,000. Ang aking program is kung pwede tayo makibigay ng 5 to 6 times ng relief goods, ano, habang nag-recover yung mga tao. Kaya we really need the support of national government, ano, at mga NGO foundation kasi lang ang kailangan namin ng support dito. Governor, nabanggit niyo yung bigas kanina, no? Naresolba na po ba yung isang kontrobersya ng nabubulok daw na bigas na ibinigay sa barangays si Mamla at Igang last week? Alam na po kaya natin kung saan galing yung mga yon at hindi raw po sa LGU. Na agad po yun, Rain, no? Ang siguro ang nabigay namin na relief good is talking of more than 10,000 sacks of rice. Pero yung incident na yon sa barangay Igang of Virac and barangay Simamla of Virac also, very, ano yun, very isolated cases lang yon na kung saan nga, kung yung sa Igang siguro about ang volume na about one sack of rice lang. And then sa barangay Simamla naman, mga 3-4 na food sack lang yon. Kasi Rain, ang mga binibigay natin ng mga food, relief food is from donors. Mm-hmm. Hindi na natin nag-check yun ng bawat isa kasi nakapack na yun. Kaya alam mo naman, kaagad pinapalitan kaagad yun yung nangyari yun. Pero sabi ko nga, very isolated cases yun. Kaya lang medyo, because of social media, pinapalaki yung issue ng mga kalaban natin sa politika. No? Kaya hindi po ganun ka-grad ang problema natin. Ang problema natin ngayon is really kung paano natin ma-sustain itong relief operation kung walang support ang national government at mga ibang donor. Governor, ano pong plano nating rehabilitation? Ano po bang napag-usapan kasama ang Build Back Better Task Force? Or may balak po ba kayo na relocation plan para sa mga affected families? And if so, ilan po ba ang beneficiaries and target completion date? May
ongoing tayong NSA project dito no sa municipality of Birak ano two projects in municipality of Birak and one NSA project in municipality of Bacamanok ano ongoing po yon and then dumating naman nung last week yung ating NSA general manager na kung saan they will put a field office na tutulong tayo, bibili tayo ng mga lupa para bilang counterpart ng probinsya. And then those houses na nandun sa mga injured sana ay i-relocate natin para maiwasan yung mga casualty. All right, the Catanduanes Governor Joseph Kwa, thank you so much for joining us today. We are with you in helping Catanduanes residents get back on their feet. Thank you so much at ingat po kayo dyan.